guys, welcome back to my channel. Okay, and ako po na Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys, welcome back to my channel. Okay, yan, ako po na Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about this product, which is the timer of spin dryer, manual spin dryer, of course. So kung meron po kayong spin dryer na tulad po ng spin dryer namin at nasira na ang kanilang timer, ito po ang pinaka the best na timer nila. So tingnan nyo guys kung parehas yung product na ito sa timer namin. So kung parehas po tayo ng timer guys, ayan, ay parehas tayo ng spin dryer, I mean, ayan, so ito po siya. Yung spin dryer po namin ay Union Laba Matic. Okay, so 6.8 kilograms capacity. Ang reklamo po ni Mrs. dito guys is itong ano niya. Ito daw timer niya mismo ay medyo nag-ground na raw siya rito. And at the same time, merong time na hindi po umaandar yan. And actually, minsan nga tinutopak pa yan. So para daw umandar yan, kailangan daw iikot muna ito ng mabilisan. Like for example, ito. Ganito po siya guys. Ang gagawin niya, iikot muna niya ito, ibabalance na raw po yung laman ng i-spin dry niya, and then iikutin niya ito bago niya i-set yung timer. So para umandar yun pa yung paraan. So naisip ko humanap ng timer na mabibili online. So nung tinanong ko kasi to guys sa mga gumagawa, sinisingil sa akin 500. So isipin nyo guys, ito kasing spin dryer na ito guys, 2,000 pesos lang namin binili. So isipin nyo, 500 yung singil para lang dito sa timer na ito. And super, ano guys, super blessed kami dahil nakahanap ako ng ganito sa Shopee. Okay, so alam, at magtataka kayo guys, 80 pesos lang yata to or 90 pesos nung nabili ko. And yun nga lang, medyo makalkal ka nga lang bago para mapalitan mo itong timer nito. So, ayun guys, siguro proceed na tayo nito sa pagpalit nito mismo para ma-check natin. By the way, para ma-prove ko sa inyo na hindi po siya umaandar kahit na nakasaksak siya. So, ito po yung saksakan niya, of course. So, okay. Okay, so yan guys, i-on na natin yan. So, titingnan natin ito guys kung aandar siya. Kung tama ba yung reklamo sa atin. Kung hindi ba siya andar kung sakali man na i-timer na natin siya. And of course, ayun nga, sana kung hindi pa nakaka-ground dito or kung nag-ground, baka naman nag-ground siya dahil basa yung kanyang paa while using the spin dryer. Pero ganun pa man guys, hindi pa rin dapat ganun kasi itong mga ganitong unit, usually they are made to be wet. And ayun na nga guys, pero ganun pa man guys, hindi natin alam kung masisira ito, kung sira ito dahil sa makina ng mismong spin dryer natin or simply dito sa ating dryer niya, ay sa timer niya pala, I mean. So ganun pa man guys, kung magkamali man tayo ng ating judgment sa product na ito, kung napalitan natin siya ng timer at yun na nga at tumopak pa rin, that simply means na makina na po ng spin dryer natin yung may problema. Pero ganun pa man guys, okay lang yon kesa naman sa gumastos tayo ng 500 pesos para palitan lang nila yung spin dryer timer natin. So ayun guys, try natin guys para makita nyo kung aandar ba. Okay guys, so tama nga yung reklamo ni Mrs. guys. Ayan, naka-timer na pero hindi po umiikot ang ating. Ayun, so nakita nyo, napaka-delay nung ano niya guys. Umikot siya, pero delay. So that simply means talaga guys na tumutopak na yung ating I don't know kung yung makina ng ating dryer or simply yung ano natin, yung
timer ng ating dryer. So, ganun pa man nga, ayun nga guys, wala namang mawawala sa atin kung sakaling palitan natin yan. At least this will just cost us 80 pesos, 90 pesos in Shopee, siguro 100 pesos, pati yung shipping fee. At ayun na nga, maghihintay lang tayo ng 2 to 3 days before arriving at our house, di ba? So, depende nga lang pala sa location natin, syempre. Pero ganun pa man guys, walang kalugi compare sa 500 pesos na singil ng mga technician ng spin dryer. Pero ganun pa man guys, kung hindi man 'yun ang dahilan kung bakit tumutop ang ating spin dryer at iba man ang dahilan tulad ng kunyari yung makina na talaga nito yung problema, maybe it's time for us to just upgrade or to buy a new spin dryer instead of i-repair pa to, kasi sipin nyo guys, 2,000 pesos lang brand new na. Matagal-tagal na sa amin tong spin dryer nito. So, yun guys, proceed na po tayo siguro nito sa ating step-by-step tutorial sa pag-backlash po nitong timer ng ating spin dryer na Union Labamatic 6.8 kg spin dryer. Okay? Okay guys, so ito na po yung ating gagawin sa ating dryer para mapalitan po natin ang kanyang timer. Okay? Okay, so basically kakailangan natin ng screwdriver, of course, Phillips screwdriver, of course. So yan, dito na kukunahin natin to guys, itong mga yan. Okay, actually hindi man pala eh, tingnan niya natin guys, tingnan natin kung matatanggal na rito to, kasi ito alam ko na separate ito eh. Ayan guys. Ayan o. See? Simple lang guys. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Oh. Once na inano nyo siya guys. Ayan. Ganyan lang siya guys. Aanoin nyo lang siya dyan. Medyo malakas nga lang dapat ang grip ninyo para alisin yung cover na ito. So ayun. Mag-i-snap din ito. Maalis ito. And then doon nyo na makikita ito. Ayan. By the way, ito. Dito po yan. Saan may lububan dito? Ayan guys, dyan. Ayan. Dito po yan sa may, ano, sa may, dito po kasi yung parang, maglalagay ng tubig itong hose na to. Ito po. Ito. Para mag-supply yun ng tubig dito kung sakali man na gusto nyo pang nalulublugan yung ini-spin dry ninyo. And ayan po yung ating, ano guys, ito yung, papalitan natin yan. And ayan nga guys, so palagay ko napasukan to ng tubig kaya po nagka-ground na siya, and yun nga, baka kaya tinotop up din, and hopefully ito nga talaga yung culprit ng ating spin dryer. Anyway, ayan guys, so kukunin ko muna yung ano natin, yung timer switch natin. Okay guys, so ito, ayan na po ang ating binili. Kumpara natin siya sa ating nakalagay. Okay, so okay. So parehas ba? And yes guys, ayan, parehas naman guys. Okay. So ayan, alamin na lang natin ito guys kung saan natin i-connect yung mga wiring niyan. Pero usually hindi naman nagkakaroon ng problema 'yan. So ang importante lang naman is ma-connect natin sila. Of course by ipi-tape natin tong bawat ano para hindi magdikit kung sakali. So ayun guys, babalikan ko na lang kayo siguro pagka po isiset ko na siya dyan. Kumbaga, i-connect na natin. Okay? By the way guys, sa pagtanggal niyan, ito pala ang gagawin natin. Of course ito, babaklasin natin dito. Okay? Tatandaan lang natin guys na yung pwesto ng pointer is papunta dito. So ayan o, nakikita nyo ba ito? Itong pointer na to. Ayan, yung pointer niya yan. So, yung pointer na yan, yan ang susundan natin. So, ayan. Dapat ganyan ang setup niya yan. Yung pointer nakatutok doon. Okay? So, balikan ko kayo guys pagka nabaklas ko na yan. So, ito yung babaklasin muna natin. Ito. Ito pa. Okay, nangalawang na. Nangalawang na yung ano natin. Timer switch natin. Hopefully hindi masira yung tornilyo kasi mahirap pa naman yata humanap ng tornilyo nito.
palagay ko napapasukan to ng tubig kaya po nagkakaganyan. Ayan guys, so ito yung tornillo niya. Grabe. Oh. Ay grabe guys, so kulang na lang ano na siya. Malulusaw na. Anyway, yun guys, so ganyan lang guys, aalisin natin to. Okay, angat lang natin yan. Pataas, tapos suklang natin, of course. Yan na. So, ayan guys, so dalawa lang din yung wire niyan. However, itong dati kong nabili, meron siyang color coding. Eh, yung binili ko ngayon, wala siyang color coding, puro orange. So, hindi naman tayo magkakaproblema dyan kasi kahit na naman ang ilagay natin sa dalawang yan eh. Titingnan naman natin yan guys dito sa may loob. Ayan guys, oh. So, tingnan nyo yung nangyari. Oh. Talagang, ano na, mag-ground ka nga naman dito. Kung sakali na, ano siya, kasi corroded na. Oh. Oh. So, it's really time para palitan. Okay? So, yun guys, balikan ko kayo pagka na-attach ko nitong bago dito. At tila, ibabalik natin to. And, hopefully, titingnan natin kung aandar na nang maayos itong spin dryer natin. Ngayon, kung hindi pa rin umandar, eh, talagang sigurong motor na yung problema na natin. Pero, ayun pa man, kung hindi na siya umandar, at least naituro ko sa inyo kung paano po magpalit ng timer or spin dryer timer switch. Okay? So, balikan ko kayo guys kapag ka, papalitan ko na po ito ng bago. Okay? Okay guys, so yan. Kinonect ko na po ang ating bagong timer switch sa ating spin dryer. Ayan guys. So, ang gagawin natin ito guys is iti-tape natin ito para po hindi magkadikit ang dalawang ito. Of course, so basically alam nyo naman na yan. And then of course, di ba yung pointer ay nakatutok doon. So, ang pasok natin yan mamaya is ganito. Okay. Okay, ito yan. Tapos itutornilyo na natin siya dito. Ganun lang guys. Okay, so babalikan ko kayo niyan pagka po na-tape na natin ito at sa pag-test na tayo ng ating spin dryer. Okay guys, so ito naman po yung duma and ayan na po yung bago. Ayan na po, naikabit na po natin yung tornillo. And ayan guys, so na-tape ko na rin. Unfortunately, wala po tayong electrical tape na available today. Pero papalitan ko po yan in the near future. So, ayan, ganyan lang po ang setup na ginawa ko. Ang importante lang naman eh, para hindi mabasa ang wire of course, at para hindi magka-decade. Kaya ayan guys, tinip ko ng ganyan. And then, ayan guys, so ang gagawin naman natin ito ay ito. Itong hose na ito ay i-coconnect na natin doon sa may looban. Okay, so papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Okay, so dito kasi guys, ayan. Meron kasing ano yan dito, opening. Ito guys, ito. Dito natin i-coconnect yan. And pagka medyo nahirapan talaga ako nyan guys, eh possibly, baka bubuksan natin ito, itong mga to. Pero dahil kasi bihira lang namin gamitin itong water, ano nya, itong water, anong tawag dito guys, ito. Ito, itong water inlet, water inlet, ito. Eh, usually hindi naman importante sa akin to, pero para na rin maibalik doon at para magkaroon siya ng production with water, kaya ibabalik ko na rin siya. So, siguro guys eh, babaklasin ko ito para mas maidikit ko yung ano na yun, itong pipe na ito. Pero hindi ko na siguro papakita sa inyo yun. Ang importansya lang naman guys is at least nakita nyo na ito kung paano kong pinalitan. So, if in case naman na nagka-problema, ayun lang guys. Edi, ayun nga, babaklasin natin to. Itong dalawang tornillo na ito, aangat lang natin, tapos ilalagay na natin ito doon, papunta doon sa tub ng ating spin dryer. And ayun guys, surely aandar na po yan. So babalikan ko kayo niyan guys, pagka po naikabit ko na siya. So bali ganyan ang magiging setup niya niyan guys. Yan. So ayan guys. Back to zero, ayan yung pointer, zero. So ayan, pag inikot ko yan, magta-timer yan. Okay. So, testing lang yan, guys. So, napakaingay pa ng bago, di ba? Pero pagka yung luma, wala na. Mahina na talaga. Nagkalabang na rin sa loob, oh. Okay. Okay, so, ayun, guys. Ang gagawin ko muna nito, guys, eh, tutuklasin ko kung paano ko maibabalik itong hose na ito. Kasi nakalimutan ko na rin kung paano. Pero, ayun nga. Hopefully, eh,
Kung magka-problema man, edi baklasin natin ito. Itong dalawang ito. Hello guys, meron pala akong naging ano, meron pala akong naging finding. So para hindi na pula magtayo magbaklas nitong buong ito, itong top cover niya. Ang ginawa ko na lang guys is ipinasok ko 'to, 'di ba? Nung pinasok ko 'to, okay? Nung pinasok ko siya ng ganyan para diretso na lang po ang ating trabaho sa ating timer switch. So para hindi na po tayo mas malaki ang trabahuin. Ayun, pag pinasok natin 'yun, 'di ba? Itong host na 'to diyan. Okay? So tendency of course ilalak na natin ito. Okay? Okay, so kumbaga nandiyan na siya, no? Okay? So nakalock na siya, no? And then ito na po yung ano, yung switch. And then dito pala guys, meron pa lang ano 'yan. Meron pa lang space dito 'yan. Ito guys, dito. So maaano natin, makukuha pala natin at makukuha ng daliri natin yung ano, ito oh, yung hose niya. Ayan guys, oh. Pag nakuha na natin yung hose dito, tendency, pwede naman nating maiano yan guys, ayan oh. Ayan guys, oh. Yan lang naman ang purpose ng hose na yun eh. Ayan oh, to provide water here. Ayan oh. Okay, so, hindi na pala kailangan ng aalisin pa yung cover. Okay, so ayan guys, oh. Nakikita nyo ba? Ayan. Pasok natin, pasok natin para sure tayo. Ayan guys. So yan, pagka naglagay tayo ng tubig nyan dyan, pag naglagay tayo ng tubig nyan sa inlet natin dito, pag naglagay tayo ng tubig nyan dito guys, dito, dito, pupunta nyan dito. Okay, so dito. Tatapon nyan yan dito yan. Ganun yan guys. Ganun yung purpose nung ating hose na to. So yun guys, hindi na natin kailangan palang baklasin itong mga tornay-tornilyo na yan sa yung top cover. So hindi na natin naalisin yan. Diretso na pala. So yun guys, pasensya na. Matagal ko na rin kasing ginawa yun nung huli. So ayun. So yun guys, itry na natin yan. Under ba ang ating dryer. So sasaksak muna natin of course. Dali guys ha, kunin ko yung saksakan niya. Okay. Okay, ito yung saksakan guys. It's the moment of truth guys. So yan. Okay. So tingnan natin guys kung umaandar ang ating timer switch. Okay, di ba? Successful lang ano natin guys. Di ba? Successful. So, pagka inangat ko yan guys, mag-automatic yan. Diba? So ayun guys, I think we're done. Yun na po ang ating video for today. And I hope may natutunan kayo. So ito kasi may pasumpong-sumpong talaga itong ano na ito guys, itong anong tawag dito, spin dryer na ito. So ayun, kung sakali man na nagloko yung ating timer switch, eh at least naturo ko na sa inyo kung paano po ang pagpalit ng timer switch ng spin dryer na ito. Ngayon, kung kunyari talagang tumupak pa po ulit yung spin dryer ninyo, then I guess motor na po ang problema and it's time for us to change the spin dryer na. Mahirap kasi guys eh. Siyempre, tingnan nyo guys, kung papagawa nyo pa sa iba yan, hindi na 500 kayo. Eh, kung kayo na lang, bumili lang kayo sa Shopee, na-exercise pa kayo ng konti, panilitan nyo ba, natuto pa kayo, di ba? So yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today. So I hope may natutunan naman po kayo. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, sana mag-like po kayo, share, comment, or ano pa man kung ano. Kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking mga kaya as usual. Ayun guys, kung hindi nyo naman nagustuhan ang video na ito, sana huwag po kayong aalis. At baka naman magustuhan nyo ang iba pang mga videos ko. So yun guys, thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.